Do you remember the first time you said I love you to Kuya John? The first time I said I love you, siguro nung mga 3 days pa kami nag-date. Pero wrong send kasi yun. Wrong send ako. Kasi yun, nag-I love you ko, sabi naman niya kay Sam, oh my God, bro! Nag-I love you siya! I don't know why! Hindi mo mabubura, di ba? So, ko, sorry, wrong send. So, sabi ni Sam, I'm sure, bro, nakinilig na yan sa'yo. Sige, bakit? Kasi John, oh I love you to my stylist, si John Dizon. John din kasi. So, John Paul Dizon. That was my first I love you na hindi ko talaga. Pero yung first na I love you na minin ko, that was the when I said yes to be parang his girlfriend. Mm. Yun, yun talaga yung totoong I love you, legit. I celebrate you. Your mind and beauty. I celebrate you. Your life and story. I celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me. I celebrate you. Your courage drives me. I celebrate you. Your strength inspires me. Every day is Mother's Day. Hello and welcome back to Behind the Scenes with Ina Season 2! Ayan, and for our super mom of the day, nakita natin ang kanyang beautiful face sa isang Max commercial, Max restaurant commercial kasama si Piolo Pascual. And then after niya, nag-transition siya from commercial model to an actress. Her presence has graced magazines, billboards, and GMA TV shows like Sugo, Rosalinda, Full House, mga mata ni Angelita kung saan ko siya nakasama. And today, she joins us to share her journey of pregnancy, motherhood, marriage, family, and love. A mother of three, a beautiful actress, a wife, Mrs. Isabel Oli Prats! Hello! Hello, Mrs. na! Hello nga, Mrs. na tayo! Oh my gosh! Naalala mo, mga usapan lang natin dati, mga diba? Kailan natin lang gusto ikasal, mga gano'n. Oo, ano, baby, tura baby ng gown, ilang anak, diba? Ngayon iba na. Ayan, na-share ko nga ate, diba, nagkasama tayo sa mga mata ni Angelita. Natatandaan mo ba? Alam mo, naisip ako, mata ni Angelita ba? Oo nga pala. That was my first show sa GMA at 16. 16, pero ang galing mo na ah. Wala, talaga ba? Galing mo, galing mo nang galing. Doon tayo naging close and natutuwa ako na thank you ate kasi binigyan mo ako ng chance na ma-share yung motherhood journey mo. thank you for having me here. Thank you. Doon muna tayo sa showbiz part. When did you start in the showbiz industry? When? Naku, kailan ba yun? Four ba? Parang mga ganon. Early 2000. After Max's commercial, yun. Dami naman ng mga offers noon na dumarating. Dream ko talaga maging artista kaso na I'm based in Cebu. When you're based in Cebu, medyo suntok sa buwan. Kasi doon meron lang modeling. That time. Modeling lang meron doon, which is like flyering nga eh. Mm-mm. It's not even ramp model or TVC. Flyering lang. So, ganun siya. Sobrang, ano yung chances lang ng flyering pag may mga events na malalaki? Sobrang bihira talaga. It was really, I consider it a blessing. Kasi nung inumpisahan ko siya, sunod-sunod na. Pero in the middle, may challenge naman. Na parang nung dumating ako naman nila kasi may ramp modeling show. Meron ng agent kumuha agad sa akin. Ganun. Like a year siguro. Parang lagi ako nakakast sa mga final casting, mga commercials. Pero paglabas ng commercial, hindi ko nakikita yung sarili ko. Kasi kung nasan ako? Parang 8 hours akong nandyan sa likod ng babae nga. Hindi, parang buhok ko yun. Yes. So parang mga ilang months din akong ganun. Yes. Hanggang nung finally sabi ko, ayoko na. Out na ako doon na mag-aaral ako ulit kasi graduate ako ng fresh grad ako nung college noon. And then pupunta na ako ng Singapore for my second course dapat. Nagpaalam na ako sa management, pagpaalam ko sa management ko, nasa elevator na kami, malapit sa elevator, tumatakbo yung handler ko, sabi niya, "Wait, isa na lang final casting, tigilan na 'yan." Oh my Kapagod din yung nandun ka parang 12 hours or like exceed pa 16 hours. Tapos hindi ka naman nakikita. Parang syempre, pangarap mo naman kahit dumaan ka lang eh, di ba? Yeah. Ito hindi talaga nakikita eh. Tapos acting kang masaya ka doon, kain-kain. Tapos wala naman. Anyway, nung sasabi ko, sige, last na lang. Tapos that's the time na hindi talaga ako prepared. I was wearing a beige. Natandaan ko, beige. Ang dal-dal ko na ba? 40 minutes? Yes, okay, bye guys! Go 40 minutes na!
ano, I was wearing a beige spaghetti top and pants na denim and naka-sneakers ako. Walang makeup, walang malang blower. Yung kasi papaalam lang naman ako eh. Sabi niya, sige na, siguro tatry ko na lang, sige try natin. Tapos pagdating ko, parang final casting na nga, 10 na lang kami, pero puro mga Brazilian kasama ko. So, kumbira, naka-heels ko. Wala, talo na talaga, wala na talaga. Wala, tapos sabi niya, oh sige. So ang pinagawa sa amin, umiyak kayo sa part na to. So pinatalikod kami. Okay, pag action na, pag talikod, nakaiyak na kayo. Sinong mauna? Eh, syempre, pinagdaanan ko dito. Yung pangalap ko, Lord, hindi man lang na, no, shucks. Wala man lang na to, paan? Iiyak mo. Uy, iiyak ako. So, pagtingin ko, wala. Ako lang umiyak. So, syempre, sila parang, paano tayo makaiyak? So, mga ganun, naiyak ako. Okay, oh meron gosh, na tayo. Oh I love so, kolo, yun na. It was for you na talaga. It was... Ay, yes, sobra. And the day before that audition pala, I prayed. I prayed and then God was telling me to give all na nasa wallet ko. Sabi ko, parang, naku, sino yung bumulong sa akin? Pero hindi, not in a creepy way. Yes, yes. So, bakit ganun? So, I gave yung kung ano lang din meron. Tapos nagtira lang din ako for pa-uwi. Or I think I called my kuya na sunduin ako. Pero sobrang coins na lang yung natira. The next day, yun na. Ito yung nangyari. Tapos they got me. Ganyan-ganyan. Tapos they revealed the talent fee. That was really, sabi ko, ha? Tapos parang nasa ko, ito yung prayer ko, ito yung bumulong sa akin, ibigay mo lahat. Wala na natitira. Kilibutan ako. Bakit? Ba't ko ibibigay? Wala. Paano ko makauwi? Tapos parang coins ko, sige, mag-jeepney na lang siguro ako. Parang ganun pa yung isip ko. The next day, I can say, it's 250 pesos. 250 yung nasa wallet ko na lang. Yun na lang yung pera ko. Tapos the next day, sinabi sa akin ng commercial na, ito yung budget, it's 250,000. Sige ko talaga. Wow! Seryoso bang? Naiyak ako kasi parang seryoso ba to? Wala mang 24 hours siguro. Parang binalik niya na parang And nakinig diba? Ka kay Lord. Nakinig ka nasa'yo pa yung commercial. Ito pa yung talent mo. Parang tinimes ko pa ng magkano. Grabe. And that time that was kind of big already. Yes, nung time na yung bonus pa. Kasi that time, sobrang, syempre, lahat naman siguro dumaan, crush mo talaga si Piolo. Parang, tas, true. Ha, after Milan yun eh. Oh, okay. Sobrang sabi ko, grabe naman, lubos-lubos na yung binigay sa akin. Tapos after nun, wala, tawag na ABS-CBN, tapos nag-It Might Be You ako, na kinilig din ako kasi nandun si John, which is my husband. Mm-hmm. Crush ko talaga siya, ang dami kong crush kasi pasensya na, nireveal ko na lahat. Nandun ko siya na meet, pero that time, he was with someone or kaka-break lang. Parang ganun. So, yun yung first show ko. And then, after noon, kinuha na rin ako ng GMA. Yun na yung sugo. Oo. And then, sunod-sunod na talaga. Doon naman tayo nagka-trabaho. Yeah. After being in that commercial, how did the Max commercial impact your career? Actually, it opened many doors. Not just in showbiz, pati sa commercials talaga. Magazine covers, lahat talaga. Tapos parang hindi ka, everyday may shoot talaga ako noon. Gabi, ato sobrang ganda ng mukha mo. Ang hirap hindi tignan. Natutula lang ako. Ikaw din, you're very pretty. Alam mo, parang ganun pa rin before, no? Ikaw parang din, walang nagbago. Ganun lang itsura natin. Parang andun lang tayo sa parang backstage. Parang hindi tayo tumatanda. Ang feeling. Oh, yes. Para masyado. Ayan, you did numerous shows. Which one is your favorite? Siguro, memorable na lang. Ang I think memorable, the term will be memorable. I think it's sugo. Kasi that was really my first break. Ang daming challenges talaga noon. Lahat talaga binigay ko talaga noon. First time talaga. Tapos, kasi nung It Might Be You, kasi guesting lang ako doon eh. Sandali lang ako doon. Ito talaga yung, ito pala yung buhay showbiz. It was all my first doon sa sa show na yun. Most memorable experience as an actress? Memorable. Yung bad siguro, yung naalala kong bad. Yung nasigawan ka in front of parang hundreds of... Tapos nasabihan lang i-share kung bakit. Ay, kasi nga. Kasi parang inaiyak ako. Tapos sa harapan na yung... Ayoko na sabihin kung sino yung okay, kasi mahulaan nila yung name. Mamaya sabihin ko sa'yo. Sige. Siyempre, dami lang fans doon. Oh. Sila naman inabangan. Hindi naman ako doon. So, pinaiyak ako. First scene, ha? First, first take pressure of the day. Lahat kasi sa mga director, they really don't apply na... Mamaya-maya na natin mamaya yung ano, iyak, scene. Iyak na scene, or i-condition. Dati kasi mabilisan eh. So, okay, iyak ka dito ha. Pag sinabi mo ganyan, ha? Gets. Sikat na artista yung kaano ko, ka-eksena ko. Hindi ako naiyak. So, sige, parang ang sinabi sa workshop, di ba, actor's cue. Yes. So, na-actor's cue ako ng mga 5 minutes, wala.
Mm-mm-mm. Walang tumulo kasi kinikilig ako eh. Sa ka-eksena ko. Pero I learned a lot actually. Kasi parang sabi ko, dapat prepared ka talaga eh. Mm-hmm. Hindi yung petiks-petiks ka lang, makeup-makeup, tapos after, doon ka lang mga actors. So, dapat alamin mo talaga yung sequence breakdown, yes. Yung script mo, pinag-aralan akala mo na talaga. Akala kasi yun ang no? Pero ang dami. Artista is working talaga, literal. Para and tayo student, diba ate? Parang student, memorize ka. Tapos yung utak mo, syempre, ikukondisyon mo na eto ka ngayon. Yes. Etong character ka ngayon. Tapos, syempre, minsan, syempre, hindi ka nakarelate masyado sa character. You have to dig up your past. Yes. Para lang kung humugot ka doon, yun yung mahirap eh. Actually, kaya yung iba nga, di ba, pag umiiyak, nahirapan sila mag-cut. Yes. Kasi na, wala, sobra nang nandun na yung emotions. So, hindi ko pa alam that time. Yung memorable ko naman, ng good side naman na, I think it's still in Sugo. Talagang I think yun naman. Like ako, hindi ko talaga kalimutan yung mga mata ni Angelita kasi first show ko rin. That's what's your first, so, diba? Yun talaga. Siguro dun tayo. Ang masaya yung set din natin eh. Oo, diba? In Sugo, likewise. The set was so... And the staff, sobrang hanggang ngayon friends ko sila. Yung mga cast, hanggang ngayon. Parang one of my few friends pa rin sila. Totoo. Na hanggang ngayon may ano pa rin, communication. Oo, no. Ako diba? Din, ganun din. Kasi pati sa mga staff ng GMA, sobrang pag nakikita ko sila, parang... Diba? Yung parang bumabalik tayo dun sa... And you're so friendly. Yung mga kakala, sobrang friendly mo. Lahat talaga friends. You're so... Last question sa showbiz. Most difficult experience naman as an actress? Difficult experience? Siguro nung nakasta ko ng... Yung sa Atlantica. I got drowned kasi before sa Cebu pa. Oo. Okay. So may trauma ako. Okay. Eh kailangan kong tanggapin itong Atlantica. Puro tubig. Prinsesa sa ilalim ng dagat. Talagang sa kuha. Sige, try ko kasi I really wanna conquer the fear. Yeah. Oo. Grabe yung training talaga ng binigay ng GMA sa akin. Medyo as... Parang special talaga yun kasi ako lang yung takot. So, nung day na kailangan talagang mag-free dive kami sa open water and then may mga weights yung dress namin, medyo nagpanik talaga ako. Kasi sabi pa ni, I remember sabi ni Isa Calzado, sabi niya, baba ka na, mami yung tawag niya sa akin. Mami, baba ka na, may octopus na may nakita kami, baby! Ah! Hindi ako makahinga! Mas nag-anxiety. Nag-anxiety ako, parang ganun. Pero I still tried. And yun, sobrang thankful ako. Kasi kahit pa paano, nabawasan na talaga yung fear dahil dun sa show na yun. Di ba yun din ate maganda sa sa pagiging artista? Ang dami natin natatry na mga bagay na hindi natin kaya. Pero i-risk natin yun. Kasi, ay, kaya ko pala. Parang, you can play yung mga roles, mga characters. Yun yung masaya. Yun yung nakaka-miss. So, moving on to the next. Finding the love of your life. Ayan, when and where did you meet Kuya Jan? Oh, by the way, kamag-anak po namin. Magkamag-anak po kami sa mga hindi nakakalam. Magkamag-anak ang mga Prats tsaka Montenegro. Second cousin sila. So, sa daddy side, di ba? Oo. Father side nila Kuya Jan. So, Prats side talaga. Tapos Montenegro side. So talagang ano sila. Parang I think pamangkin ni Mommy sila or other way around. Pamangkin tayo? Parang ganoon, pamangkin kami. Kasi pamangkin kami. Magpinsan sila. Magpinsan sila, tama. Ayun, when and where did you meet Kuya Jan? I met him, yun nga sa It Might Be You. Kaso lang he was with someone or kaka-break, parang ganoon. But I saw him like 1998 or 1999. Parang mga ganun. Ah, nakita ko na siya sa Cebu. He was with someone pa nung time na yon. So, Always with someone. Yes! Mag-usap tayo dyan. Hindi ko kinaya. Parang may na-realize ako. Counseling ang kailangan. Marriage counseling na next. Hindi kasi parang he was with someone. And then, mom show yon. So, abang-abang ako kasi crush ko na talaga siya dati. And then, nakita ko na siya sa It Might Be You pero dead ma siya. Oo. Well, he's nice, hi, ganun lang siya. Pero syempre, I want na, sana lapitan ako, ligawan ako nito, pero wala. So, ano ba yan? Iba tuloy ng ligaw sa akin nung time na yun. So, okay, dad ma, fast forward to 2013. In between, nagkikita kami sa mall. Tapos nag-hi naman siya, nag-beso, ganyan. Pero, acquaintance. Ganun lang. Acquaintance. Alam mo yung civil lang. Yung showbizan lang talaga tayo. Ay, hindi ko na gusto. Pero crush ko pa rin siya. Every time nakikita ko siya, crush ko siya. Pero, nauna kong kaibiganin, naging close ko mga ex niya. Actually. So, medyo may na-brief na ako na, ganito pala siya. Siniraan. ganito pala. Ganun. So, finally, nung December 2012, yun, nagparamdam siya sa Instagram. Parang, hi, crush. Sabi ko, in-screenshot ko. Send sa friends. Sinend ko sa ex.
Magpunong daw. Oh, sa ex talaga. Ang sama ako talaga. Oh my God. Ang sama ko nun. Tinext ko talaga. Uy, totoo nga. De joke. Sabi ko, ba't ganyan? So anyway, yung friend kong isa, sabi niya, ano ka ba? Feeling ka naman? Crush lang naman sa kawan. Okay, so nag-reply lang din ako. Para civil lang, di ba? Parang, so crush mo ko. Tapos parang hi, hello nga lang talaga. Pag nakita niya si Glyza, iba yung ano niya eh. Kasi close kay Glyza, di ba? Iba yung hi niya. Uy! Yung may... Markada. Tapos parang sa akin, ay, hi. Okay, so parang si Cook, tapos crush mo ko? Ano ba yun? Siyempre pa hard to get. Alam mo. Ayun, mga January 2013, naging kami. Pero diba, ang easy. Oo nga, yun na yun. Ikwento mo yung ligawan stage ninyo and nandun nga, umabot kayo sa naging kayo. Ligawan stage, he was really consistent. Medyo bumaboundary na sa kulit. Parang ganun. Kasi ayoko na siya. Kasi parang ang dami kong nang narinig eh. Yes. As in, galing na talaga sa ex. Pero kasi, moral lesson siguro is you have to hear the both sides of the story also. Pero inamin naman din niya yung iba talaga. Totoo talaga yung mga ganun niya. Nag-aminan na kayo. Nag-aminan naman talaga. Paano siya nang ligaw? Makulit talaga siya. He asked for my number. Kaila Valerie. Ang dami niyang hiningan. Hindi ko, kay Abad, hindi ko talaga binigay. Eto na, kay Camille Prats. Ate. So, ano, ay, ka, nainis ako. Wala ka na magawa. Oo, nahiya ako. Kasi ka, parang ka-chika-chika ko si Camille Prats dun sa backstage ng GMA, ganyan. So, paano ko hindi anto? Kasi medyo off na, di ba? Parang ang arte naman. So, kung ang off nito, pag nakikita kami ni Cam, sa hindi ko binigay yung number ko sa kuya niya. Paano to? Tas, sobrang naipit ko pala. Ipit-ipit na to. Napilitan na lang talaga ako. Sabi ko, shucks talaga. Sige na nga. Sabi ko, hi, Kams. Why? Can I give my BBM pin na lang? Ang luma, di ba? BBM. Sabi niya, no, number na lang. Kasi BBM, my kuya doesn't have BBM pin. Kasi he's using another phone. Hindi na number. So, binigay ko na. After nung binigay, text na siya ng text. Hi, this is John. Ganun na siya. Did you eat na? Yup. I-reply ko, yup. So, isang tanong, isang sagot. Para naman tumigil ka. Tapos minsan hindi ko siya na-reply. Tapos finally, yun na yung ano din niya. Sabi ni Camille, kuya, paspasan mo na. Kasi I heard na she's dating pala someone. Paspasan mo na talaga. So, yun na yun. Sabi niya, can I go there? Para, I just wanna give you something. Parang coffee, parang ganun. Kasi coffee lover siya eh. I hate coffee. Oh, really? Parang I do drink. Yeah. Pero hindi naman yung everyday siya talaga. Sila, parang ginagawa nilang tubig sila, Camille. Grabe yung coffee sa kanila. Tubig. Yun. Parang sa ko, hindi ko kaya. Tapos, coffee lover siya. Tapos, akala niya, sige, pagbigyan ko na lang to. Kasi, kulit. So, pag nung dumating siya, kasama ko niya si Samil B. Ngayon, baby boy na namin yan. Kasama namin kahit saan. Nandun pa, nagpakasama pa siya. Tapos, yung parang high talaga. Kasi, tapos, ang ice. Yun lang, dinala ko lang yung coffee. And, yun, sige, goodbye. Kasi, yun na pala sana talaga yung last day niya. Kasi, parang na-feel na niya na parang wala to, labo. Wala kasi, hindi talaga siya sumagot. Tapos, parang sa ko, kawawa naman tong dalawa. Parang galing pang taping, naka-makeup pa sila eh. May kasama pang friend. So, sige, gusto mo I have a party lang later. Kabarkada ko, gusto niyong pumunta. So, pumunta yung dalawa. Si Sam, nag-concert yata sa... May banda kasi. Hinire yung friend ko. Nagpakitang gilas para nag-concert sa iyo si Sam. Napahinga na yung banda. Concert siya doon. Para lang, sa kula, na-touch naman ako sa effort. Yung doon, kanta siya, ganyan. So, after noon, it's not that bad naman din pala talaga. Tapos yun, nagkwentuhan na kami. Yun. After mga, siguro, ilang weeks yun. Officially, parang kami na rin. Siguro, ba't pa pinapatagal? Kung talagang gusto mo naman din, go. Oo nga, crush na crush mo. Bata pa lang din siya. Bata pa lang siya. Actually, I'm older. Oh, okay. 1981 ako siya, 1984. Okay, konti lang din. Yeah, pero older ako sa kanya. Okay naman, nag-work naman yung relationship niyo. Okay actually, kanya-kanya talaga, no? Hindi na isang hindi nag-work. Like ako, akala ko dati ako mapapakasalan ko is like older than me, but he's younger than me. Younger din? Yes. One year. One year. Okay. Pero may ano rin, alam mo yun, kasi parang feeling natin minsan, lalo na ba pag bata ka, kailangan maghanap ka ng ganito. Yung mga mirinig mo sa the mga standards, standards, diba, ng Pinoy. So when did you know na si Kuya Jana is the one? In every relationship kasi, syempre gusto mo yun na yun, di ba? Yes. Papakasalan, parang, pero eventually, hindi man nun nag-work, yun, blessing pala yun kasi hindi talaga pala yung para sa'yo. Hindi na pala, not because he's bad or whatsoever, hindi lang talaga para sa'yo. With John naman talaga, I was so careful kasi nga, ang dami kong masasagasaang mga friends ko na din talagang ex, buti na lang, parang okay naman din sila. Sabi ko, sana ito na yun kasi that time, 30 na yata ako.
Parang ganun. Sabi ko, sana ito na yun, ganyan. Pero umabot after 2 years, sabi ko, pag ito wala pa rin, he won't propose, goodbye. And I will be single for life. Oh, wow. Ready na ako nun. What sabi a ko, commitment. Kasi, oh, sabi ko, okay na eh. Yeah. Parang ganito pala yung relationship. So, okay na ako siguro kung maging, ayoko na mag-date, kung hindi pa rin ito mag-work. Baka something is really wrong with me. Or I am made to be single, which is not bad. Tsaka, add ko lang, kasi ikaw, kahit ever since before, ang strong na ng personality mo. And kaya mo sarili mo eh. Ikaw hindi ko talaga nakikitang ng parang slow. Oo, kasi, I mean, di ba, parang, kaya mo yung sarili mo, parang, alam mo yung pag nakita mo, like ako noon, parang, gusto ko maging siya, independent woman na, alam mo yun, ganun yung tipo ni ate, sobrang strict ng parents niya naman. Oo, totoo. Kasi lagi rin akong kasama sa'yo, di ba, lagi. Kasama, hindi ko nga makakalimutan, isang birthday ko, kasama ko kayo sa movie house. Siyempre, ikaw na lang yun. Tayo dalawa. Basta yun. Birthday ko yun, tapos nilabas mo ako. Tapos talaga hindi ko makakalimutan. Isa yun sa mga lovely moments ko na nakasama ko kita ng isang birthday ko. Parang gano'n na. Talaga nasa movie house tayo, 12 o'clock kasama ko. Eh, parang gano'n eh, hindi ko maalala. But yun yung moment na talaga sabi ko, si sobrang love ko si Ate Liv. Kahit man di tayo nakikita, sa Instagram, pag nakikita ka tayo, talagang lalang. Alam mo yung isa ka talaga sa mga nag-inspire sa akin ever Thank since. You. Kaya tayo umabot dito. What made you fall in love with him? Aside, kasi buti na lang din naging makulit siya eh. Kasi I nakatulong. Got to know him more, parang ganun. And nung nakilala ko siya, he's really simple lang pala. Alam mo yung, tas close sa family niya, yun yung... Grabe sila sa family. Sobra talaga. Close sila. Yun yung mga gusto ko, yung simple lang. Akala ko kasi parang ang taas ng standards. Mm-hmm. Mga ganun, high maintenance, mga ganun. Simple lang. Tapos you can bring him anywhere. Hindi siya maarte. Fast food kayo, okay lang sa kanya. Mm-hmm. So, kasi nasanay din ako dating with other guys, not really na naging boyfriend ko. May iba kasi na dapat fine dining lang. Para bang ang hirap naman ito. Ayoko nang ganun. Princess always. Ayoko nang. Siya kasi kahit saan mo siya dadalhin, wala siyang arte. Mm-hmm. Pareho kami. Clingy din siya. Time yung, ano, parang love language din niya. Kaya parang sa ko, sana ito na talaga yun. Thank God, hindi naman talaga nagkamali. He's really, sa time, medyo ano talaga siya strict sa time. Yes. Parang dapat magkasama talaga ng ganitong ano. Family time. Yeah. Me time, sige, may me time kayo. Yes. May me time din siya. Parang mga ganun. Nag-click kami doon. Sabi mo nga ate na he's a known actor. Hindi lang actor, child actor. Mm-hmm. Na syempre, dati na-tag siya as babaero. Oo. Dati, ganyan. Mm-hmm. So, paano mo nabago si John Pratt? Nung nalaman ko din yung mga side niya, okay, parang okay, now I understand ba, kaya siguro siya ganun. I think it was just a phase. May times na parang siguro nag-overlap lang din siya, parang may mga ganun, mga times. I didn't do anything. I think it was like, it was his time na rin na parang siguro nasawa na din siya sa ganung phase or nagkamali lang din. I think ganun, I didn't do anything. I just pray na sana talaga ito na siya. Parang lagi na lang ganun, sana ito na siya. And sana through me, sana mapalapit ko siya kay God. Laging ganun lang. And it worked. Diba? And it worked. Thank you, Lord. Ayan. Ate, i-share mo naman sa amin ang September 24, 2015, ang mob proposal ni Mr. John Pratt sa Eastwood. Naakala ko i-share mo. Akala niyo may Zumba. Oo, ang laki naman ng Zumba nito. Kasi si Camille ang kulit, tsaka si Naomi, yung sister. Hindi, akit ka sa stage. Ako, huy. Tapos pagtingin ko, ayoko nga, ba't ako akit sa stage? Wala kayong bayad. Sabi ko, Camille, bumaba ka. Sabi ni Camille, hindi, mauna na ako. Sabi ko, Camille, bumaba ka. Ano ka ba? Wala mo naman, wala tong bayad. Ano? Sorry. Alam mo, may event? Ako, sabi ko, ano to? Hindi pwedeng ganun. Tapos hindi alam ng management namin na may event kami. Tapos baka isipin nila na patay. Pulsa lang namin yung talent fee, wala komisyon. Pero sabi ko, bumaba ka, Kams. Huwag kang ganun. Sabi ko, ate, dito ko na. Sabi ko, bumaba ka. Tapos hinila na lang. Tapos sabi ko, gaga ka, Camille. Ganun. Anong gagawin natin? Tapos iniwan nila ako. Tapos sabi ko, ano nangyayari? Papabahan na sana ako. Kasi edit na ng nice print yun eh. Ang haba pa lang kasi hindi talaga ako. Ayaw mo makiya. Kung bayad eh. Ayaw makiya. Yun lang yung reason. Nakakahiya to. Anyway, pero yun talaga yung reason na hindi ako akyat. Pero sa stage eh. Di ba kung patong... Hindi mo alam na proposal na pa. Hindi talaga. Nung lumabas na sa LED, sabi ko, ay, nakakairita tong si John Pratt. Alam mo, ginagood time ako nito. So, hindi ko kasi narinig masyado na ng music. Ang dami na nangyayari. Ang dami ng sumasayaw, ganyan. Mm-hmm. Tapos nagtaka lang pumasok ng bigla lahat ng family at sumayaw na sa harapan ko. Tapos, Will You Marry Me? Yung Jason Derulo pala. Oo. So,
ay, huwag kang umasa, girl. Iyak-iyak na ako. Huwag kang aasa, huwag kang aasa. Tapos inisip ko, naku, baka tumuloy yung mascara ko nito. Tsaka, syempre, yun yung mga nasa isip ko, iyak talaga ako. Kasi parang hindi ko naiintindihan, ano nangyayari? Kung proposal man to, sana nandito yung daddy ko. Pero my dad passed away kasi noong 2012. So parang, yun lang talaga sa ko, sana kung proposal man to, ano ba? Ano nangyayari? Ang daming pumamasok sa my core. Ano to? Kasi nanginip siya mag-prank. Kasi isip ko, sana tinipid mo na yung pera mo dito, di ba? Kasi para asayang ha. Gusto ko yun. Yun yung nasa mind ko, tinatanong ako dati sa mga interview, yun ang sinasabi ko, wala, parang na-overwhelmed. Yeah. Ganun-ganun. With you. Ito talaga yung nasa isip. I love it. Oh, ito talaga. It was so beautiful. Hindi. Ang laki naman ang ginastos nito. Kung prank talaga. Ito patay sa akin. Tapos, wag kang talaga hindi to proposal. Alam, nasa isip ko na yun, pero hindi to mag-propose. No. Ayaw mo no. Sa hindi sarili talaga, mo. Hanggang nung sinabi niya, hindi siya nag, ano sa akin, hindi siya pumapasok sa utak ko. Kaya tatlong beses ang sinabi, will you marry me? Huy! Will you marry me? Parang ganun pa siya. Tapos nansin ko, totoo pa to? Kaya gano'n, kasi nandun na sa utak ko kung ano-ano lang pumapasok na, so baka totoo, may fireworks na, mahal din yun. Oo nga, oh my God, may pa-fireworks pa nga. Oo. So yun, grabe. It was memorable, hanggang ngayon pinapanood ng mga anak ko. Oh. Hindi nila maintindihan. Kung ano nangyayari. Oh. Why is that? Because you're friends? Kasi ko, lang ano, brothers and sisters. No, we're brothers and sisters. Pero grabe yung mga proposal, yung best ko rin pinanood yun. Pero nakakatuwa naman na i-share mo yung totoong nasa utak. Yun talaga. Ngayon, thank you. Siyempre, mahihahiya ako dati sa mga nag-interview sa akin. Ang cute. Oh my God. Yan, brief story naman about May 15, 2016. Your wedding May in Batangas. May 15, 2016. Yes. It was a whole day event. Mm-hmm. Dalawang wedding yun eh. It was in the morning, intimate wedding. It was just Catholic kasi Catholic yung family ni John. Sa garden naman, yun yung sa hapon, it was Christian wedding, yun na yung with our friends na talaga and all. Sabi ko, afternoon, nung parang nung after ng party, yung nasa bed na talaga kami, finally, magkatabi na kami, para talagang, syempre, iisipin mo na, eto na yun, ha, grabe, grabing pagod namin. Oh. Sobra talagang, parang mga ilang days kaming pagod. Draining. Ito pala yun. Kapagod pala. Yung sinasabi na hindi pala na-enjoy hindi naman totoo yung honeymoon. Parang honeymoon, to, wala. Wala. Wala, tanggal na agad yung tulog. Kapagod to. Yun talaga yung sabi na, hindi pala totoo yung ano. Parang, ano, enjoy kayo. We had our honeymoon a week after. Ang tagal, kapag pagod talaga kami noon. But it was, ano, which is pinapanood din ng mga anak ko. It's yes, really an advantage, no, na may ganun, may YouTube na. Yes. Kasi ngayon, pinapanood nila. What do you like about your husband? Kasi crush ko din kasi talaga siya, malaking factor. Pasa love mo siya. Aside from sobra siyang foggy, alam mo yung, he has this character na hindi siya passive. He will speak his kung ano din yung nasa loob niya. Parang ganun. And sa amin kasi, ako yung worrier eh. Siya talaga kahit gano'n pa kalaki ng problema namin. Sobra talaga siya, hindi ko alam malakas ba kay God tong si John eh. Pero sobra siya yung nagdadala. Tapos para talagang hindi mo maramdaman na may problema pala kami. Alam mo yung may problema kami kung ano mang pinagdaanan, hindi. Hindi niya kasi ano lang siya, yung very positive na tao. And siya lang talaga yung nakakilala kong ganon. Parang daddy niya, no? Very positive. Ganun. In everything na parang, bakit kaya, for example, parang bakit hindi ko nakuha yung ganito, ganyan, pinag-pray ko naman talaga to, ganyan. Kasi may ano, mas ganito. Dapat hindi mo isipin yung ganyan. Well, don't ever question God. May ganon siya eh. Yun lang siguro talaga yung keeper talaga to si John. Di ba? Ang sarap pakinggan naman nun. What makes your relationship strong? Alam mo, by God's grace. Yeah. I know it's parang isipin mo taon, cliche naman yung sagot, pero really. I believe that, ate. Iba. Kung wala si God, matagal na siguro kaming, yung alam yung kung ako lang yung susundin ko, syempre, I'm stubborn. May mga wrong decisions ako in life up to now. Kung ako lang yung susundin, wala. Baka matagal na rin akong iniwan or matagal ko siya iniwan, mga ganun. In any relationship, kahit nga sa friendship eh. Totoo. I think it's really God talaga dapat nasa center. No, I believe that, ate. Grabe rin yung guidance ni God sa amin. Talagang it's really important. Diba? Na siya yung foundation. Dati when I hear that, parang, Yeah, parang okay. Pero now that we're here, no, parang totoo pa. Kapit. Sobra. As in talagang sinasabi ko rin kay Bulls na sa husband ko nga na, kasi kahit siya eh, parang similar din. Kasi, di ba, ever since Christian ka, di ba, Christian din ako.
So si Bulls din, yung family niya parang Muslim and Catholic. So sobrang na-prove ko rin sa relationship namin na si God pala kapag center. Not only marriage, but all sorts of relationship. Iba, iba pag may God. Iba pag may andyan talaga siya yung mag-orchestrate. Totoo. Ay, iba talaga. Message to your husband. Message to my husband. Hi! Siyempre, first time yung hindi sumama sa mga ganap ko. Eh, wala, siya nang bantay ng mga kids eh, di ba? Oh, ang ano ko lang, minsan naman. Siya talaga yung nagpapawiwi. Pag ano siya eh, 10 p.m. to 5 a.m. siya eh. Oh, may oras. Siya, kasi ako talaga wala, bagsak na. I'm so grateful to have you and araw-araw ko talagang pinapasalamat kay God yun. Good times and bad times. Yung parang I really thank God na binigay ka niya sa buhay ko. Aside from you're my big crush. yun lang pala. Sobra-sobra yung sacrifice mo para sa family. Lagi niyang sinasabi, even kung meron man talagang next life pa or kung ano pa, ikaw pa rin yung pipiliin ko. Lagi niyang sinasabi niyan. Sige ko, okay, likewise. Cute ka, kilig naman. Okay, so doon naman tayo ate sa pregnancy journey mo. Siyempre, umalis ka ng showbiz to take care of your family. So how was your first pregnancy? First pregnancy, yun na pala goal ko talaga. After getting married, sana mabuntis talaga ako. Kasi I was really pressured that time sa age ko. Which is, can I just say, hindi pala talaga dapat. Kasi kumpara naman talaga sa'yo yung pregnancy, it will be for you. Yes. Yung sa akin kasi parang nagmamadali ako. Parang lesson talaga sa'yo. Parang ngayon, I have three kids. Mm-hmm. Para talagang hindi naman dapat minamadali yan. It's not easy to take care of kids. Yes. Iba, yung discipline pa lang, ibang level na naman. Tapos pag lumaki sila, ibang level, ibang kinds na naman. Yes. I was really, really ready nung time na yon. It was really my goal na sana talaga mabuntis ako. By God's grace and sobrang kabaitan ni God, binigay naman niya sa akin. I think kung May, July medyo buntis na ako. In-announce lang namin after 2 months pa noon. Kasi para sure na may heartbeat. Parang yes. It was first talaga. Oh, syempre, OA ka sa lahat. Extant sa lahat. Ganyan. Parang konting pagod. Itutulog ko to. Oh. Hello! Upo ako. Buntis ako. Buntis ako. Ingat ka. Flat lang lagi. May mga ganon. Yes. It was an exciting phase din ng buhay ko. Yung first pregnancy ko. May sipangs lang ako nung malapit na akong manganak. Kasi syempre parang wala na. Hindi na tayo magkasama. Talaga. Ilalabas na kita. May ganun ako. Oh my gosh. May ganun ako. Dati, syempre, sanay ka ilang months. It's not really 9. Diba 10 talaga siya abot pala? So parang lagi tayong magkasama. Tapos kung may problema man ako, siya yung kinakausap ko. Parang ganun. Grabe, grabe. Iba ang bond namin nung first baby ko talaga. Oo. Iba talaga siya, talaga lahat first. Yeah, si Feather to. First ng mga, Feather. Yung first ng pag-vomit niya, grabing iyak ko, nung freak out ako. Iso ka lang naman. First sakit. Oo, first sakit. Ha? 37.8! Oh my gosh, na yung magic. Kasi Ate Liv, kasi may pagka-OC to eh. Ay! Oh my God. Totoo. Bawal walang alcohol. Kahit sa taping namin dati, natutuwa ko sa kanyang mag-alcohol, sobrang OC na tao na to. Kahit pag subasa kayo ako sa kotse. Hanggang ngayon! Hanggang ngayon. May alcohol ako to. Oo, sobrang germaholic. Totoo. Naalala ko lang. Shinare ko lang. Ay, grabe. Ito, dapat pag kinarga ko mo yung anak ko, dapat may lampin. Parang ganun. Oo, hindi pwedeng. Oo, tapos pag nag-iosi ka, please lang mag-alcohol muna kayo bago niyo hawakan yung anak ko. Kasi, mga ganun. May mga rules akong ganun. So, ano naging difference nung nagkaroon na ng si Freedom, tapos si Freedom. Siyempre, nandun na talaga yung puyat kasi medyo 2 years old na si Sanay Feather. Na. May puyat na para, teka lang, anong time na yun, walang yaya. Ako lahat, labag. Ako lang. Ayoko ng yaya, sabi ko sa mother-in-law ko. Ayoko talaga, ganyan. Kasi hands-on ako nung pangalawa, ma, pwede may yaya ka dyan, ma? Pagod na eh. Patulong naman ako. Tapos yung nanay ko din, yung, ma, punta ka dito. Bantayan mo naman yung ganun na. Tapos ngayon, wala na lampin. Wala na! Okay na! 37.8, tempra! Memorize na, pwede na, di ba? Dati 37.8, iyak-iyak na ako, Lord, humuhuli, Lord! Ako, yung parang, ako na lang! May mas okay pa pala sa nanay ko! Ay, di ba, kasi first eh! How did motherhood change you? Ay, sobra! Alam mo, it made me more grounded and siguro mas humble in everything. Tapos yung pakikisama, meron naman ako dati nun, pero ito talaga nung, todo. Iba-iba talaga. And nung inire ko ba si Feather, ay kasama na nun yung maturity.
May package ba to? Totoo, no? Parang naging ano ka na in life. Tapos iba talaga. Yes. It's a different chapter talaga in life. And it's a wonderful experience. And but may I say, motherhood is not for everyone as well. Yeah. I totally respect that. Kasi minsan manababash yung ayoko manganak. Mm-hmm. Gusto ko ganito. Pero it's really their own iba din yung happiness naman ng ganun. How do you juggle your time with work and your family, your husband? Wala naman ang time. Sa totoo lang. I really try. Pag newborn kasi mahirap. Mm-hmm. Nandun ka na talaga. Pag nung paglaki-laki na mga one, yan, pwede-pwede na. Yan, date with the husband. Or kung dati, nagda-date kami ni John sa baba lang, sa dining area lang. Movie, okay na yun. May candle, ganyan. Tapos, andun lang si baby sa sala, yun nakikita mo lang. Hindi, parang lang masabi ngayon, ng ganyan kami nung asawa ko. Kasi one year pa eh. Oo. Konti na lang. Best thing about being a mom? Best thing of being a mom? Siguro kasi, when they call you mom pa lang, iba. Iba. Kahapon kinantahan ako nung youngest ko, I love you, mommy. Kapiluha ko talaga. It's unexplainable. It's a joy, actually. Yeah. Nung paglabas pa lang, iba eh. Yeah. Iba yung feeling I can't really describe. Pero only sila lang talagang nakakabigay nun. Yeah. It's really a pure joy, actually. Yun lang yung na-describe ko sa motherhood. What is your message to your children? Please behave. Behave lang. Ang dami niyo. Nag-iba yung, please, listen to me. Yeah. To my kids, I really guide them to like, in everything, guide mo talaga. Parang baseline mo always is, do good. And kung hindi too good, it's not from God. Parang ganun, lagi. I hope that they grow up God-centered and God-fearing talaga na kids. Yeah. And always be honest and brave. And kung sabi ko nga kay Feather, kasi she's turning 8, sabi ko sa kanya, 8, di ba may 8 na ako? Diyos ko dati, puro lang tayo crush. Ngayon, 8 years old. Lagi kong sinasabi sa kanya, always choose good in everything. Kahit na alam mo magagalit kami ni daddy, ni papa mo, always choose to be honest. Yes. Importante talaga yan. Yun ang tinuturo ko sa kanya, even to kay Freedom ngayon na he's 5. Yeah. Yun ang tinuturo ko lagi sa kanila. Always choose good talaga. Ang basis mo lagi is kung anong mga sa Bible. Kasi we always share also. May devotional kami before kami mag-sleep. Yeah. Tapos when they wake up, they pray na rin. Alam nila. Tapos before they sleep, pray sila sa lang mga kapatid. So yun. Yun, importante talaga for me. Thank you, ate. And what is your advice to our fellow moms who are watching now? Oh, to fellow moms! Kamusta naman kayo dyan? Kailan kayong hours of sleep? Mga four. Uy, taas na yung four. Haba na yun. Mahaba. Ngayon, 6 hours. Sa'yo, ate, sa tatlo malamang. Ay, ngayon okay na kasi 3 years old yung youngest. So, medyo mahaba na yung sleep. Naka-6 na ako minsan or 7 hours. Siyempre, pag tulog sila, mag-me time ka. Eto na, me time na ako. Wala. Tulog ka na sa me time mo. Anyway, medyo ano na rin, naka-adjust na ako. No, I enjoy nyo talaga every moment of it. Ako talaga, I can't believe mag-8 na si Feather. Yeah. So, enjoy every moment. Kasi they said, di ba, parang they said na pag 10 years old na daw, you'll not be the favorite person anymore. Mm-hmm. Kasi they'll have their own friends, set of friends, parang ganun. Sabi ko na, huwag naman sana. So ngayon pala, i-cherish nyo na. I-cherish nyo talaga. I-cherish talaga. And really enjoy. Enjoy mo lang. There are daming talagang mga downs. Dami talaga. Pero wala, it's part of it. Yes. Ate, bago tayo mag-end, meron lang tayo pakulo. More question pala. Meron tayong mga pakulo. Okay. And now, before we end the show, let's play a little game. So yung game na to is called Game of First. Questions lang din, sabi mo. More questions. So, mabilis lang naman. Ayan. What was your first movie or project? First movie? Alam, sama ako ba? Forever? Who was your first love team? Richard Gutierrez. Yun, sa sugo. When was your first love? First love? Naku, iniisip ko. I think first love ko siguro early 2000. When was your first kiss? Medyo late bloomer. 2010? Para kilala ka. Siyempre, i-google lang. Sinong naging jowa ito 2010? Ay, hindi. Kasi, ay nako, hindi. Huwag na, nagsisi ako. Sorry. When was your first heartbreak? Ay! Tita? Yun nga eh. Yung mga pa. Yun nga, enough said. Okay, enough said. What was your first...
What was... No, no, sorry, wala na akong voice. Wait lang, nakakahiya. What was your first mom fail that you can talk about and laugh about? As mom fail? Oo. Siguro as babaw as nung first vomit nung anak ko siguro. So, ginanon ko siya. Ayun. Nag-inis siya na kanya. Mas lalong na-choke. Binalik mo yung ano. Don't do that. Don't do that. Well, please lang. Tsaka kung may sakit yung anak niyo, wag yung reaction niyo mas mataas pa kaysa sa lagnat ng anak niyo. Kasi ako talaga, Oh, nga, don't do that. Do you remember the first time you said I love you to Kuya John? The first time I said I love you, siguro nung mga 3 days pa kami nag-date. Pero wrong send kasi yun. Oh, wrong send ako. Kasi yun, nang I love you, sabi naman niya kay Sam, oh my God, bro! Nag-I love you siya! I don't know why, I don't know why! Hindi mo mabubura, di ba? So, kung sorry, wrong sense. Sabi ni Sam, I'm sure, bro. Nikinilig na yan sa'yo. Sabi ko, bakit? Kasi John, I love you to my stylist, si John Dizon. John din kasi. So, John Paul D. That was my first I love you na hindi ko talaga. Pero yung first na I love you na minin ko, that was when I said yes to be parang his girlfriend. Mm. Yun talaga yung totoong I love you, legit. Ayan, do you remember when the first time na nag-I love you sa'yo, yung first baby mo? Siguro nung mga 10 months. Wow! Siya. Kasi may, parang 10 or 11. Nagsasalita siya, mama. Tapos, pag siya, love you, obvio, kaganoon lang siya. Eh, I don't know if that counts. Oo, hindi. Tama naman. Kasi pinagaya ko lang siya sa akin. Ayan, so, thank you, ate. Sobrang thank you sa time mo. And sobrang happy ako na nakasama kita ngayon. Oh. Yun nga, pinag-uusapan natin dati. Puro tayo crush-crush lang, date-date lang, ligaw. Like, bawal kami lumabas kasi magagat yung parents namin. And ngayon, kasal na kami. Ganun kami katagal din nagkita. So, ate, ayan, please invite the viewers. Saan ka po nila pwede follow and shows, everything. Sa YouTube namin. Yeah. It's Pratty TV. Social media at Isabel Oli Prats. Lahat yun. TikTok, Twitter, Threads, di ba? Tama ba? Yes, Instagram, Facebook page. Okay, thank you, ate. Yan. Tapos na po tayo ngayon. And before we end, I would like to thank our following sponsors para po for making this show possible. Unang-una sa lahat, thank you po sa aming mga food sponsors, Meats and Deli Cafe, Jabroni's Pizza, Chef Patrick's Kitchen, Jewelry by Radiant Lux Jewelry. Maraming salamat po. Hair and Makeup by Chardy. Nails by Prime Nails. Ayan, salamat po sa giveaway namin, Prime Nails. Shoes by Cara Zapatos. And of course, maraming salamat sa Carbonell Life Insurance para sa 100,000 worth accidental insurance. Valid for 1 year. Para sa ating mga guests. And next time, mamimigay rin po tayo sa ating mga viewers. Maraming salamat. And thank you again, ate. Thank you. Thank you so much for watching. Sana po nagustuhan yung episode namin. And this has been Behind the Scenes with Ina, where every day is Mother's Day. Celebrate you. Your mind and beauty. Celebrate you. Your life and story. Celebrate you. You'll always be the queen of my heart. Celebrate you. Your wisdom guides me. Celebrate you. Your courage drives me. Celebrate you. Your strength inspires me. It's Mother's Day here. Celebrate you. Your mind.